nakuha ang attention ko ng bottled water na ito. May tatak po siya. So, ang nakuha ang attention ko nito, yung caption niya. Ang nakalagay kasi dito, ayan, tubig para sa mga mapagmahal. May ganun? Naisip ko, kung ang tubig ay para sa mga napapagod kasi nauuhaw, ang ibig sabihin ba nito, nakakapagod magmahal? Kung nakakapagod pala magmahal, bakit tayo nagmamahal? Bakit sinasabi natin masarap ang mahal? At bakit kapatuloy na nagmamahal kung nakapapagod palang magmahal? Hanggang sa maisip ko, hindi naman siguro nakapapagod magmahal. Ang nakapapagod palagay ko ay yung paulit-ulit kang masaktan ng iyong minamahal. Paulit-ulit kang pinaasa, pinaghihintay, pinag-expect, paulit-ulit kang sinasaktan. Yun ang nakapapagod. A loving person, I think, will not say, pagod na akong magmahal. I think instead, he will say, pagod na akong masaktan. A loving person, I believe, will not say, ayoko nang magmahal. Instead, he may say, ayoko nang masaktan. Kaya yung iba humihiwalay, lumalayo, nakikipag-cool off, umiiwas, hindi muna kumikibo, hindi dahil ayaw nang magmahal, kundi dahil pagod na o ayaw nang masaktan. May kilala nga ako, matagal na silang hiwalay ng asawa niya, mga 10-15 years na. Nakausap ko minsan, ang sabi niya, alam mo, Father, sa palagay ko lang, pag dumating yung pagkakataong pinabayaan siya ng kinakasama niya, palagay ko, matatanggap ko pa rin. Hindi na tulad ng dati, pero aalagaan ko pa rin siya. See? May mga naghihiwalay ng ganyan, nandun pa rin yung pagmamahal. Chine-check pa rin nila, lihim man ang kanilang minamahal paminsan-minsan. May concern pa rin. Minsan hindi mo kikibuin yung anak mong pasaway. Hindi dahil hindi mo na siya mahal, kundi dahil napapagod ka na sa ginagawa niya. Nasasaktan ka. Minsan hindi mo kikibuin ang magulang mo. Pero hindi dahil hindi mo na siya mahal, kundi dahil napupundi ka na, puro na lang reklamo, hindi nakikita ang halaga mo. Minsan hindi mo nakikibuin o medyo lalayo ka sa kapatid mong parang walang utang na loob sa'yo. Hindi dahil sa hindi mo na siya mahal, kundi dahil lagi ka na lang na sinasaktan ito. Sana maawa tayo sa mga taong ganito. Natunay ang pagmamahal sa atin pero napapagod na, hindi sa pagmamahal sa atin, kundi sa sakit na ibinibigay natin. Sana tulad ng sinasabi natin sa ating Panginoon, patirin natin ang kanilang uhaw, pero hindi ng mga material na bagay, kundi ng kanilang totoong kinauuhawan, yung pagbabago natin, yung pag-thank you natin, yung paghingi natin ng tawad, yung pag-apologize natin, yung pag-sorry natin, yung pagpapahalaga natin, yung pagmamahal natin, or at least yung respeto at konsiderasyon natin. Sa pagkatandaan natin, ang mapagod ng mapagod ay nakakapagod din. Huwag sana nating abusuhin ang pagmamahal ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Ito sana ang ating hilingin para sa iyo naman na masyado nang nasasaktan dahil sa iyong minamahal. Huwag ka sanang mapagod magmahal. At katulad ng sabi ko nung nakaraang linggo, encourage yourself in the Lord. Siyang nakakakita. Hindi man nakikita ng iba ang iyong halaga, nakikita ng Diyos. Hindi man nila magantihan ang kabutihan mo, ang Diyos ang siyang gaganti para sa'yo. Yung tao lamang na nagmamahal talaga sa kapwa niya, lalo na sa kanyang pamilya, ang makapagbibigay ng higit pa sa inaasahan sa kanya, ng higit pa sa kakayanan niya. Ang taong tunay na nagmamahal kahit hindi na kaya, kakayanin pa rin para sa kanyang pamilya. Sapagkat hindi sasabihin ng isang taong tunay na nagmamahal, hindi ko na problema yan. Hindi ko na responsibilidad yan. Hindi ko na sagutin yan. Ang taong tunay na nagmamahal, kahit hindi niya sagutin, kahit hindi niya responsibilidad, aakuin niya tulad ni Jesus. Hindi sa kanya yung krus, pero dahil mahal niya tayo, niyakap niya, tinanggap niya ang krus. Ang taong tunay na nagmamahal, hindi niya sasabihin, nagbigay na ako, tumulong na ako, nag-intindi na ako, nag-alaga, nagpatawad na ako. Hindi niya isusumbat din yun.
Kasi kapag walang nagbibigay, walang umuunawa, walang nagmamahal, patuloy siyang magmamahal. Hindi sinabi ng Panginoon, ano ba naman kayo? Nagkatuwang tao na ako, gusto niyo mamapako ako? At kahit hanggang ngayon, iniligtas niya tayo. Alam niyang magkakasala pa rin tayo, pero hanggang ngayon, minamahal niya tayo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ganon ang taong tunay na nagmamahal. Kumbaga sa taong tunay na nagmamahal, ang nasasaid lang ay ang kanyang bulsa. Hindi ang bumubukal na pag-ibig niya sa iba, lalo na sa mga tao sa kanya, ay mahalaga. Napapagod lang ang katawan niya, pero hindi ang puso niya. At hanggat tumitibok ang puso na yan, magmamahal at magmamahal yan. Gagawa at gagawa ng paraan yan. Meron akong nakausap sa ibang bansa, OFW. Ang laki ng kanyang problema kasi nawalan siya ng trabaho, nakaaway niya yung boss niya. Pero alam niyo ba, yung padala niya sa kanyang pamilya, ganun pa rin, hindi napapawasan. Sabi ko, bakit ganun? Sabi niya, ipon ko na lang, Father, yung pinapadala ko. Bakit hindi mo sabihin sa kanila na mayroong kang problema? Father, ayaw ko silang mag-alala. Isipin niyo nga yun. Ikuyang yan nag-iisa, sila dito yung sama-sama. Sila nga dito, tinatanong mo, may problema ba kayo? Sila ba natatanong nila, may problema ka? Ngayong may problema ka, sosolohin mo, sabagat ayaw mo silang mabigyan ng problema. Eh, ikaw nga itong nag-iisa. Sabi ko sa kanya, iba kang magmahal, sobra. Sa taong tunay na nagmamahal, kulang ang salitang sobra. O hindi ba, yun yung parang tanong ni Liza. Di ba minsan tinatanong mo rin yun? Sa sobrang pagmamahal mo, ikaw na nga yung na-disappoint. Ikaw na nga yung nalungkot. Ikaw na nga yung puro ikaw na lang. Ikaw pa rin yung magtatanong. Kapag nag-draw kayong anak mo, kapag sinagot ka ng anak mo, kapag hindi magkasundo mga anak mo, kapag nagre-reklamo pa ang magulang mo, kapag hindi nag-ipon yung asawa mo, hindi inipon yung mga nasave mo, yung mga kinita mo, kung parang kulang pa yung binibigay mo, minsan hindi mo napagbigyan, galit pa sa'yo, hindi ba't ikaw pa yung nagtatanong, saan ba ako nagkamali? Ano pa bang kulang ko? Ano pa bang dapat kong gawin? Ikaw na nga yung nagbibigay ng sobra-sobra, ikaw pa talaga yung magtatanong, ha? Ay, ganun ang taong nagmamahal ang sobra. Napakaswerte natin na mayroon tayong Diyos na ganito. Mas maswerte, mas mapalad tayo kung mayroon na tayong Diyos na ganito, mayroon pa tayong mahal sa buhay na ganito. Maliwanag ang sabi ng ating Panginoon, walang lihim na hindi mabubunyan. Na po pwede nating itambal sa isa pang pahayag sa Biblia. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. So sa bawat pagtatanim, may ibinabaon kang pagkakasala. And do not expect na kung yung itinanim mo, isa lang din ang anihin mo. Kailan ka managtanim ng isang buto, tapos nang tumubo bilang puno at namunga, isang bunga lang ang bunga nito. No, marami! So yung isa, magbubunga ng marami. Eh, ang dami mong tinanim. Bawat pagkakasala mo, nagtatanim ka. So imagine, yung magiging napakalaking epekto nito pagdating ng araw, kapag nabunyag na ang lahat ng ginawa mo. Mga kapatid, tandaan natin, ang sinasabi ng ating Panginoon, katakutan mo, hindi yung kaya ka lang patayin. Ang katakutan mo ay yung pagkatapos kang patayin ay makapagbubulit pa sa impyerno sa atin. I-paraphrase mo, kaya ibaligtarin mo. Para bang sinasabi ng Panginoon dito, ang i-please mo, huwag yung tao, kundi ako. Ang mahalagang opinion na hindi naman yung opinion ng tao sa iyo eh. Kaya side comment lang, eh ano ngayon kung ganito ka? Eh ano ngayon kung ganun ka? Eh ano ngayon kung mayroong kapagkakasalang nangyari sa iyo o kamaliang nangyari sa iyo, hindi mo naman kasalanan? Eh ano ngayon kung mahirap ka lang? Eh ano ngayon kung ganyan lang ang itsura narating mo? Basta mabuti ang tao, walang importante kundi ang opinion ng Diyos sa iyo, kundi ang opinion ng tao sa iyo. So please God and not man. Besides, kahit naman tayo magkasala, gaano man kantindi o gaano man karami, hindi nagbabago ang kanyang pagtingin sa atin. Unless, paninindigan natin ang pagkakasala natin, ibang usapan yun. Sapagat bagamat ang Diyos ay Diyos ng mapagmahal, ang Diyos ay Diyos din na makatarungan.
Kung napansin po ninyo, yung unang pagbasa, yung mga sinundan niya nung mga nakaraang araw, sinabi doon, yung panahon na hindi ka nahuli sa pagkakasala mo, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Ganun kakamahal ng Panginoon, pero may hangganan niyon. Brothers and sisters, tandaan po natin, ang Diyos ang siyang pinakadakila nating magagamot. So kung dito tayo yung nagsisimba, tayo dyan ay nagdarasal upang pagalingin tayo ang ating katawan, sa anumang karamdaman, sana wag natin kakalimutan na sana'y mapagaling din ng Panginoon ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating kalooban. At ang pinaka magandang paraan upang ang Diyos ay ating matulungan na magawa yan ay ang pag-isisi sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon sa mabuting balitang napakinggan, tayo'y mahalaga na kung ilalapat pa rin natin sa isang pahayag, na sinabi ng Panginoon sa atin, bago pa man tayo humiling, sapagkat sinasabi dito ay kahit ang mga buhok natin ay bilang na lahat ng Panginoon natin, ganun tayo kahalaga. At kaugnay nito yung isang pahayag, bago pa man tayo humiling, ay alam na ng Diyos ang kailangan natin. Ganun tayo kahalaga sa Kanyang paningin. So imagine Jesus, imagine God holding something na biyaya niya sa atin, yung alam niyang makapagpapasaya sa atin, yung alam niyang makapagbibigay ng kapayapaan sa atin, yung alam niyang makabubuo ng buhay natin, pero hindi niya maibigay sa atin sapagkat punong-puno ng pagkakasala ang puso natin. So unless alisin natin ang pagkakasalang iyan, which basically involves, Lord, have mercy on me, which basically involves, Lord, nagkasala ako, ako'y tunay na nagsisisi, doon lamang natin mararanasan ang magandang biyayang gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin na yan. Sabagat kung hindi, mas palalalain lamang natin ang ating sitwasyon. Kasama ng sitwasyon ng mga nakapaligid sa atin. Dadalaan po natin, sa tuwing tayo gumagawa ng maganda, hindi lamang tayo ang pinagpapala, kundi ang iba, lalong-lalo na ating pamilya. Pero sa tuwing tayo nagkakasala, hindi lamang tayo ang sarili natin ang binabaw natin sa pagkakasala, kundi pati na ang mga tao sa atin ay mahalaga. Kaya pwede ba? Magbago na. Hindi man lang para sa iyo, kundi para sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo sapagkat unfair sa kanila na sila ang mas magdala pa ng mga kalukuhan na ginagawa mo. Diyos, sanang hilingin natin biyaya sa banal na pagdiriwang. Ang pag-unlad, pag-improve ng buhay natin, ng relasyong mga iniingatan natin, maging ng negosyo, maging ng trabaho, madalas ang breakthrough, ang improvement, ang road to fulfillment ay nagsisimula sa mapagkumbabang statement na nagkamali ako. Mali talaga yung sinabi ko. Mali yung desisyon ko. Mali yung ginawa ko. Makapangyarihan po ang mga salitang iyan. Sa isang itlap, kaya niyang baguhin ang buhay mo, maging ang mga buhay ng mga taong mahalaga sa iyo. Sa isang itlap, kaya niyang improve ang relasyon mo sa Diyos, pati relasyon mo sa mga tao, ng mga minamahal mo at nagmamahal sa iyo. Sa isang itlap, kaya niyang improve ang negosyo mo, ang trabaho mo, ang ministeryo mo, ang bukasyon mo. Sa isang itlap, kaya niyang i-magnet papunta sa iyo ang mga bagay at tao na itinadhana talaga ng Diyos para sa iyo. Sa isang itlap, kaya niyang alisin ang mga toxic na bagay at maging tao o relasyon sa buhay mo. Hindi mo kinakailangang alisin. Ang Diyos ang kusang mag-aalis niyan kung talagang aaminin mo na nagkamali ka na. Makapangyarihan yan. Lalong-lalo na kung we really mean yan. Unfortunately, hindi natin madalas ma-experience yung werpan yan eh. Lalong-lalo na kahit tayo'y malinang talaga. Kasi natatakot tayo na bumaba ang tingin sa ating pagkatao. Iniisip kasi natin na kapag nagkamali tayo, malaki ang nababawas sa ating pagkatao, which is wrong. Saying something wrong, doing something wrong, choosing something wrong, does not automatically make us a wrong person.
Pwedeng nagkamali ka lang, pero hindi ibig sabihin nun, maling-mali na ang buo mong katauhan. Kaya naisip ko nga kung meron tayong itatama, ha? Huwag natin sasabihin, mali ka! Diba? Mali ka! Sakit yun. Nagkamali ka. Huwag mong iparamdam yung condemnation. Mali ka! Nako, ganyan ka talaga. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ayun, condemnation yun. It will stuck that person into his or her wrong situation. Hanggang dun na lang yun. Dapat correction. Nagkamali ka, bawi ka na lang. That's it. It will inspire that person to take another course of action, leading to his fulfillment and to his true vocation and mission. Ngayon, wala mang gumawa sa atin ng ganon. Tayo dapat, alam natin, mararamdaman natin kapag mali na tayo. Eh ano kung isipin ng iba na vindicate sila, tama sila at mali ka? Ano? Ayaw mo sila. Basta ikaw, ang importante, nagising ka at babawi ka. Yun ang importante. Wala namang mawawala sa'yo. Aminin mo pagkakasala mo eh. At wala rin namang maidaragdag sa kanila. Yung isipin nila, tama tayo, sabi na. O, napahiya siya. Eh, dayaan mo sila. Ang mahalaga, maituwid mo ang buhay mo. Mas malaki at mas maraming mawawala sa'yo kapag pinantindigan mo ang pagkakamali mo. You see, iiyak at iiyak tayo sa buhay na ito. Maraming magpapaiyak sa atin. Pero please see to it ng mga iyak na yan ay makabuluhan, ha? Yung may maganda namang dahilan. Ah, maunawaan ko pa yung bata, ano? Kung umiiyak eh, kumakain si buhay. Kung umiyak yan dahil nagugutom, kung umiiyak yan dahil lang nauntog, kung umiiyak yan dahil natae, pero yung umiiyak na si Buyas, anak, hindi ako natutuwa sa iyo. Kasi dapat hindi mo iniiyak. At dapat hindi mo kasi kinakain yan eh. Diba? So may mga bagay na hindi dapat tayo iniiyakan na po pwedeng hindi naman talaga natin nararanasan kung paiirali lamang natin ang ating kababaan ng kalooban na aminin na tayo ay mali at dapat itubit na natin yan. Well, pwede natin intindihin yung bata. Pwede natin intindihin yung bata. Baka iniisip niya, isa pa. Sa huling kagat ko, yung sibuyas na ito, bansanes na magmamagic, kumbaga. O, pwede kong intindihin yung bata eh. Hindi niya na intindihin. Pero ikaw, ako, alam mo kung mali na. Alam mo kung dapat na. Alam mo kung dapat tuldo ka na. Alam mo kung dapat mag-stop na. Para mas mag-improve na ang buhay mo, maging ang mga buhay ng tao na sa'yo ay mahalaga. Alam ko na ang mali ay hindi na magiging tama pa. Sige na, habang maaga, gawin na ang tama talaga para yung totoong mansanas ay mas ma-enjoy, maranasan, makita mo pa. Hindi porke mabuti ang gagawin natin, ay gagawin na natin ito agad. There are things na kinakailangang i-delay to prepare ourselves and even others. Hindi porke nabuntis ka o nakabuntis ka, kasalagat. Isipin mo muna, handa ka na ba talaga? Handa na ba kayo? Emotionally, psychologically, and financially. Hindi porke nag-boom yung negosyo ng kaibigan mo, gagahin mo agad. Hindi ibig sabihin, nag-click yung negosyo niya, magki-click na rin ang gagawin mong negosyo kung gagahin mo. Hindi porke tutulong ka, eh kinakailangan tulungan mo na agad. Kinakailangan tingnan mo muna. Baka naman, inaabuso ka na. O baka naman kinukonsinti mo na ang katamaran niya. Hindi porke itatama mo ang isang tao, lalo tigit kapag ito'y sistema na, pag ito'y nakasanayan niya, kapag ito'y matinding pagkakasala na, ay sabihin mo agad. Sapagkat either ikaw ay mapahamak o siyang mapahamak o ang iyong magandang balak.
Kahit alam na ng Panginoon kung sino magtatatawa at magtataksil sa kanya, hindi naman niya karakarakan sinabi, eh, si Judas, siya, si Pedro. Hindi. May wisdom in waiting. May mga pagkakataon dapat sabihin mo agad, dapat gawin mo agad, pero may mga pagkakataon dapat na tayo ay maging maingat upang hindi madaling mabulyaso ang lahat. Pero kaugnay nito, dapat alam din natin when is the proper time to strike. Ang ahas, kapag nandiyan na ang kanyang biktima, ang prey niya, hindi po pwedeng magdalawang isip siya sapagkat suddenly, at once na nagdalawang isip siya, po pwedeng yung bibiktimahin niya ay makatakas na o po pwedeng siya naman ang mga biktima. Hindi po pwede yun. Kaya dapat, kapag nandiyan na ang perfect time to strike, strike agad. Ganun din sa ating buhay. Strike at once. At once we set aside our fears and seize the moment. Sapagkat ang pagkakataong iyan ay pupwede hindi na bumalik. Kung bumalik man, pupwede hindi na masyadong kailangan. Hindi nga ba't may kasabihan, anin pa ang damo kung patay na ang kabayo? Sa ating buhay, mga kapatid, I'm sure there were times na nandyan na yung ating pinagdasal. I'm sure there were times na ito na yung ating pinakahintay. Kung bakit nakuha pa natin magdalawang isip o magpatumpik-tumpik? Tuloy na wala na. Tuloy na sayang na. Kapatid, excuses will always be there. But golden opportunities can be lost forever. Kaya sana, kapag nandiyan at kinakailangan ng talaga, seize the moment na. Seize na yung pagkakataon with this question. Kung hindi ako, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Para hindi masayang yung mga magandang pagkakataong ipinibigyan niya. True enough, mga kapatid, it is not easy for us to figure out when to really be silent and when to really strike. Mahirap yun, kaya kinakailangan natin mag-ingat. But it will help us a lot if we will always talk to God. Sapagkat siya naman ang nakakaalam ng lahat. Always talk to God, ha? Hindi yung kung kailan mo lang maisipan. Lord, ano bang gagawin ko dito? Kung alam, mas maganda yung tayo in tune sa espiritu niya para maging familiar tayo sa boses niya. Para kapag kinausap natin siya at may narinig tayong sagot, maging maliwanag sa atin at maging sigurado tayo na ang narinig natin, hindi yung sarili natin, hindi yung iba, kundi yung talagang boses niya. Kaya makatutulong kung tayo laging nagdarasal at nagsisimbang talaga. Ito sana hilingin natin ibiyaya sa banal na misa. Aside from the Holy Mass, we will allot personal prayer or time for personal prayer para sa ating Diyos bago ka matulog, pagkagising mo sa opisina. Maglalaan ka ng mga 30 minutes para kausapin siya. Hindi po pwedeng hindi mo malaman ang kalooban niya. Sinabi naman yun sa Biblia. Kung isisik mo siya, magpapakita siya, magpaparamdam siya. Kung isisik mo siyang talaga. So I don't think, sa ating lahat, I don't think talaga na mahirap malaman ang kalooban ng Diyos. Alam natin eh. Kasi nagsisimba naman tayo eh. Seryoso naman tayo sa pagdarasal natin eh. Nagpapakabuti naman tayo eh. Alam nyo kung saan mahirap, kung ano mahirap? Kapag i-apply na natin ang lahat. Especially when our human will does not coincide with God's divine will. Doon na kayo nagkakaproblema eh. Kapag a-apply na natin, nandun na yung hirap, hindi yung to know the will of God, kundi yung to execute the will of God, nandun na ang hirap. When our human will gets in the way of God's divine will, doon nagkakaroon ng problema. Doon natin hindi napaglilingkuran at nasusundan ng Diyos ng ganap. Hindi tayo nakapagpapatawad ng lubos, hindi tayo nakapagbibigay ng lubos, hindi tayo nakatutulong ng lubos, hindi tayo nakapagpapasensya ng lubos, hindi tayo nakapagpapabuti, pakabuting tao ng lubos. You know, hindi ko alam ha, bagamat ito'y pinagnilayan ko at binasa ko nila rin, yung mga remaining verses, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Jephthah. Hindi rin tayo sigurado kung talagang pinatay niya ang anak niya. Pero may pinapahiwatig doon na tinupad niya
yung pangako niya. So ang punto ko, hindi ko alam kung ano ang naidagdag nito sa kanya. Hindi ko alam kung humaba pa ang buhay niya dahil sa ginawa niya. Hindi ko alam kung lumawig pa ang kaharian niya dahil sa ginawa niya. Hindi ko alam kung nangamatay pa ang lahat ng mga kakalabanin niya. Hindi ko alam kung ang favor ng Diyos ay mas naramdaman niya. Pero sa pakiwari ko sa aking pagbabasa at pagninilay, parang ganun pa rin naman ang buhay niya. Parang walang nadagdag na significant sa buhay niya. Baka nga nabawasan pa. Bakit? Nawala ang anak niya. Life surely could have been better for him kung nandun buhay ang kanyang anak, di ba? Iba pa rin ang nandyan ng anak, di ba? Gagawin mo ang lahat para sa iyong anak eh. And besides, katulad ng sabi ko kanina, I don't think sa pag-aalay mo, sa pagsusunog mo sa iyong anak, matutuwa si God. No. Pwede mo siyang paglingkuran, pwede mo siyang sundin, hindi sa parang ganyan. So po, pwedeng ganun pa rin ang kanyang buhay ni Jephthah hanggang sa mamatay siya, walang nadagdag. Pero pwedeng may nabawas sapagkat iba pa rin kung nandyan ang kanyang anak. The same thing with us. If we will not fully and wholeheartedly follow and serve Him, pwedeng wala namang mawala sa atin. I mean, lalo pat kung wala naman tayong gagawing masama, pero wala naman tayong gagawing sobrang buti, yung isasagad natin ng buti natin, ganun pa rin ang buhay natin. Life will go on. Ganun pa rin ang buhay natin. Ganun pa rin ang takbo ng negosyo natin. Ganun pa rin ang takbo ng trabaho natin. Ganun pa rin ang takbo ng ministeryo natin. Magiging boring. Walang adventure. Walang mga madadagdag na biyaya. Ganun pa rin. Ganun pa rin. So kung tutuusin, may nawawala. Ano yung nawawala? Kahit ganun pa rin, ang nawawala ay yung mas marami pang mga blessings sana na po pwedeng iparanas ng Diyos sa atin only if we will fully and totally serve and follow Him. Example, may mawawala ba kay Maria kung hindi siya pumayag sa kalooban ng Diyos sa kanya na siya'y magiging ina kapag si Kristo'y magkatawang tao na? Wala! Makakasal siya kay San Jose, magiging ganun pa rin naman ang buhay niya, kung ano yung sa plano niya. Pero, she could have missed, kung hindi siya pumayag ha, yung mas malaking biyaya ng Diyos sa kanya upang siya ay maging ina ng Diyos pag ito'y nagkatawang tao na. Anong mangyayari sa mga alagad? Mamamatay ba ang mga alagad? Malulugi ba ang mga alagad sa pagninegosyo nila? Kung hindi sila sumunod totally, if they did not leave everything for Jesus, ganun pa rin, tuloy pa rin ang buhay nila. Pero, they could have missed such wonderful experiences of following Jesus. Do you get me? Kaya po pwedeng, walang mawala, wala namang mawala, pero, walang maraming madadagdag kung kulang tayo sa tiwala. Kasi kapag hindi natin buong-buo at ganap-ganap na ibinibigay natin ang pagsunod natin sa Panginoon, gayong alam naman natin, alam ng Panginoon ang makabubuti sa atin noon at magpasa hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, ito ay pagpapakita ng kakulangan natin ng tiwala sa Panginoon. Brothers and sisters, tama na mahirap to serve God and to obey God fully, wholly, and totally. Pero tandaan po natin, ito ay para sa atin ding mga sarili. Because when we serve and follow God totally, fully, and wholly, He will lead us to the place where we should be, the best place where we should be, to the best people whom we should be, and to the best person He intends us to become or to be. Kaya huwag sana tayong mag-atubili in serving Him and following Him totally. Kahit hindi tayo regular na nananalangin, He will still guide us. He will still bless us. Kaya nga may mga blessing tayong tinatanggap na hindi naman natin hinihingi sa pagdarasal eh. Kaya kahit na hindi tayo nagdarasal, regularly, personally, He will still guide us. He will still bless us. Pero I think, limitado lang. Iba pa rin yung tayo'y nagdarasal. Sapagkat iba pa rin yung kapag binigyan niya tayo
ng grasya, alam natin na ito talaga'y galing sa Kanya at hindi dahil sa ating kakayanan lang talaga. Sapagkat more than the blessing that we are asking, ang importante sa Panginoon ay ang karakter natin. Kung makatutulong yung grasya upang mabuo ang mabuting karakter natin, ibibigay niya. Kung hindi makatutulong, hindi niya ibibigay. And so, mas magandang regular tayong nagdarasal upang sa ating karakter maging malinaw sa atin na mga blessing na tinatanggap natin ay hindi dahil sa tayo'y magaling, kundi dahil sa ito ay blessing ng Diyos sa atin. Upang hindi tayo maging mayabang. May mga nagre-reklamo minsan sa akin ng mga magulang. Kasi yung anak daw nila, kung sumagot, gano'n na lang. Sila pa daw ngayon ang pinagsasabihan. Eh, Father, ito ang exact words nila. Dahil ba nakapagtapos na sila? Dahil ba nagbibigay na sila? Dahil ba kumikita na sila? Ganun ba? Oo nga, ano? In the first place, sa mga anak na tulad ko, ha? Kung tayo man ngayon ay nakapagtapos na, kung tayo man ngayon ay kumikita na, kung tayo man ngayon para sa ating mga magulang ay nakapagbibigay na, hindi nga ba't ito'y dahil pa rin sa kanila? Hindi nga ba kung ano ang meron tayo ngayon na ibinibigay natin sa kanila, hindi naman din lahat. Bagamat sila, dati, kung anong meron sila, binibigay sa atin lahat-lahat. So yung binibigay natin na konti lang, kung tutuusin ha, interest na lang, tubo na lang ng kanilang mga paghisika para sa atin nung nakaraan. Kaya huwag tayong magmamayabang lalong-lalo na sa magulang. Sa katunayan, kung kaya pa ha, kung kaya pa ng ating mga magulang na sila pa rin ang magtrabaho, sila pa rin ang magbigay sa atin. Kahit na tayo'y nakapagtapos na, kahit na tayo'y dalaga at binata na, kahit na tayo may trabaho na at kumikita na, kahit na tayo ay may mga asawa na, kayo lang pala. Kahit na tayo'y may mga anak na, kayo lang pala. Gagawin ng mga magulang eh. Kung kaya pa nila ha. Kasi sino ba naman ang magulang na gustong umasa sa mga anak nila? Hindi sila sanay ng ganun. At kung may choice sila, kung kaya pa ng katawan nila, yun ay gagawin nila, maniwala ka. Huwag ka lang magiging mayabang lalong-lalo na sa kanila. Eh, isipin po ninyo, hindi ba may mga magulang na kahit matanda na ay nagtatrabaho pa? Kahit napagtapos na nila ang mga anak nila at kahit pasabihin ang mga anak nila ay nagbibigay naman din sa kanila, bakit pa nagtatrabaho yan? Anong madalas na rason yan? Tanungin mo, sasabihin, eh, naglilibang lang. Naglilibang ka? Ilang taon mo nang ginagawa yan? Sigurado rin nabuburingan ka na dyan. Eh, baka humina yung katawan ko kapag hindi ako nagtrabaho. Bakit yan lang ba ang uri ng trabaho? Mag-exercise ka tuwing umaga, mapapagpag ang katawan mo. Diba? Mamasyal ka. Mapapagpag din ang katawan mo. Kaya nanay, tatay, na mga matanda na nagtatrabaho pa rin para kumita? Wag ako. Wag ako ang lokohin nyo. Hindi nyo ginagawa yan para may gawin lang. Hindi nyo ginagawa yan para malibang lang. Hindi nyo ginagawa yan para lamang din na manatiling malakas ang inyong katawan. Ginagawa nyo yan para kahit papaano makapag-ipon. Kasi ayaw nyong istorbuhin, abalahin, o perwisyuhin ang inyong anak pagdating ng panahon. Imagine that. Ngayon pa lang sila mag-iipon. Ngayon pa lang. Eh, ang tagal na nilang nagtatrabaho. Ngayon pa lang sila mag-iipon kasi yung mga kinita nila, lahat-lahat ng mga nakadaang taon, ibinigay sa iyo
sa atin na mga anak nila. So ngayon pa lang sila mag-iipon talaga. And mind you, yung ipon nila sa iyo rin mapupunta sa oras na hindi naman nila kailanganin talaga. Makikita mo yan, nakabangko. Makikita mo yan, nakasaksak dun sa may sofa. Makikita mo yan, nakaplastik, nakasupot. Makikita mo yan, sa ilalim ng kanilang kama. Pati yung mga binibigay mo, niipon nila. Kasi, sa iyan talaga, mainam na lamang at sila yung naalala. Kaya sana, huwag tayong maging mayabang sa kahit kanino. Lalong-lalo na sa Diyos, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Kasi tuturuan tayo ng leksyon ng Diyos pagkanyang ibinababa ng Panginoon ang mga mayayabang, lalong-lalo na, at ininsinuate ng Diyos ito, lalong-lalo na ang anak na nagmamayabang sa magulang. Ito sana, mga kapatid, ng ating ipagdasal sa ating manalamin sa bilang isa sa pangunahing mensahe ng mahal na Biro ng Fatima. Bukod sa mga ibang mensahe na niya, magdasal tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng utang na loob sa Diyos. Humingi tayo ng lakas sa Diyos upang hindi tayo mag-alala tulad ng sinasabi sa ating mabuting balita ng ating Panginoon Jesus. At higit sa lahat, upang manatili tayong mababang loob. Knowing, realizing, and believing na lahat ng mga mabuting bagay ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos, pinadadaan niya sa mga tao, lalo tigit sa nanay at tatay mong nagsakripisyo. Anak ka ng Diyos. Ikaw ba gusto mong nagmamakaawa pa ang anak mo sa'yo? Ikaw ba gusto mo pag humihingi yung anak mo sa'yo, nahihiya sa'yo? Hindi, pwede po. Hindi, gusto mo yung naniniwala siya, hindi lang sa kaya mong ibigay yung hinihiling niya, kundi dahil sa naniniwala siyang mahal mo siya. Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa kaibigang nagpumilit upang siya ay mabigyan ng tinapay ng kanyang kaibigan na nasa loob ng bahay. Usually, napakadali para sa atin na agad i-associate, ilarawan ng ating sarili sa pamamagitan ng kaibigang itong nanghihingi ng tinapay. Lalo pat sa konteksto ng panalangin ay sinasabi rin ng ating gospel reading, "Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be opened to you." Pero kung iisipin po nating mabuti, kung ganito ang magiging paglalarawan natin sa sarili natin, bilang yung kaibigang nanghihingi ng tinapay sa ating narinig na gospel reading, ito kaya ay magbibigay ng magandang paglalarawan naman sa Panginoon natin? Kasi kung tayo ang siyang ilalarawan, gaya ng iniisip natin, nung kaibigang pahingi naman ng tinapay at nagpupumilit na siya ibigyan, it will follow then na ang ilalarawan naman nung kaibigang nasa loob ng bahay na hinihinga ng tinapay ay ang Panginoon naman. Di po ba? Pero will this picture God as good as someone sensitive to our needs and as really generous? Tandaan po ninyo, ha? Kung ang Diyos ay ilalarawan lang nung kaibigang hinihinga ng tinapay sa loob ng bahay, tandaan ninyong yung kaibigang napakinggan natin hinihinga ng tinapay na nasa loob ng kanyang bahay ay napilitan lang kaya nagbigay. And so he was moved not by his friend's dire need but because of his friend's persistence. Kung hindi pa napilit, kung hindi pa nakulitan, eh baka nga kung paglalaruan po natin yung eksena, yung kaibigang napilitang magbigay ng tinapay, eh baka nung ibigay yung tinapay sa kanyang kaibigang pumilit sa kanya ay sinabi pa, ayan ay tinapay mo, isaksak mo sa baga mo. Tulog na kami, sabi ko na sa iyo, hindi na ako makabakapa ang pinilit po pa ako. Ayan tuloy, nagising yung mga anak ko, pati mga alaga kong hayop. Hirap magharbol ng tulog. O ayan na, last mo na yan. Sapagkat mula ngayon, wala ka ng kaibigan. Sabay, slam ng pintuan. Eh isipin nga ninyo, ganun ba ang Diyos? Ang Diyos ba kumikilos? Hindi dahil tayo may matinding pangangailangan, kundi dahil siya'y napipilitan lang?
na pagkatapos magbigay, ay baka tayo pa'y pagalitan. Last mo na yan, ang kulit mo. Huwag naman ganyan na sa ating paglalarawan, ay maging maganda ang imahe natin at wala na tayong pakialam sa maging imahe ng Panginoon natin. Imagine being represented by a friend who is persistent, positive, and then allowing God to be represented by a friend who is inconsiderate, negative. Huwag ganun. Para lang yan, mga nagpapapicture na walang pakialam sa itsura ng kanilang mga kasamahan. Kaya yung kanilang mga kasama, nagtataka. Alam nung kanilang mga kasama na maganda yung picture nila, na-check nila. Yun ang style natin pag nagpapicture. Tingnan ko nga. Nakita ng kanyang mga kasama, maganda naman ang kanilang itsura doon sa picture nila na nasa kanyang phone o camera. Kung bakit hindi nito pinopause, ni hindi nito pinoforward sa kanila para silang makapagpause, ang hindi nila alam, na-delete na. Bakit? Yung may-ari ng phone, nakita niya picture niya, pangit ang itsura niya. Kaya nagtataka yung mga kasama. Minsan naman, nagugula. Abay, ginugulat mo naman yung mga kasama mo sa picture. Kasi, ay, ba't baka ganito ko? Ba't ganito itsura ka? Ba't napaka-blurred ka? Bakit nakatabingi ako? Ba't hindi ako nakatingin sa camera? Nakaw! Kaya pala, ang ganda niya. Ayun, kaya mo pinos, maganda ka. Kahit pangit sila. Huwag ganun, Mars. Pagiging makasarili yun eh. Huwag namang ay itsura mo lang ang mahalaga. Pahalagahan mo rin ang itsura nila. Eh kung ganun lang pala, magpa-picture ka na lang ng solo. Diba? Kung sasama ka pa, eh picture mo lang pala ang mahalaga. Parang ganito ang ginagawa natin. Kapag ang gagawin natin sa ebanghelyong narinig natin ay paglalarawan lang sa Diyos at sa atin. Lilitaw na tayo ang mabuti. Tayo ang maina. At inconsiderate, insensitive, masungit ang Panginoon natin. Huwag ganon. Besides, ang gamit po ng talinghaga ay hindi lang paglalarawan eh. Hindi lamang ito ilalarawan mo. Halimbawa, yung mga tauhan sa talinghaga, ilalapat mo sa tunay nating karanasan. Iyon madalas ang function ng talinghaga. On the other hand, may function din ang talinghaga kung minsan na hindi paglalarawan lang, kundi pagpapakita ng malaking kaibahan ng mga tauhan sa ebanghelyo o sa talinghaga sa tunay nating karanasan. In the case of the gospel reading today, hindi ito paglalarawan lang. Ito'y pagpapakita rin ng malaking kaibahan, lalong-lalo na ng Diyos dun sa talinghaga na ating napakinggan. Pinapakita nito na kung yung kaibigan sa ebanghelyo na nagbigay ng tinapay ay nagbigay dahil napilitan lang, hindi ganun ang Diyos. Sapagkat hindi napipilitan ng Diyos kapag siya'y tumutulong sa atin. At sino tayo para pilitin siya? Diba? Ipinapakita nito ang kaibahan na kung yung kaibigang nagbigay ng tinapay ay hindi bukal sa kanyang loob ang pagtulong na ginawa niya, hindi ganun ang Diyos. Iba ang Diyos. Natutuwa ang Diyos kapag tayo napapagpala, nabibiyaan niyang lubos. At ipinapakita nito ang kaibahan na hindi lamang tayo kaibigan ng Diyos, tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya mas lalong hindi tayo kayang tiisin ng Diyos. Kaya nga po, kung titingnan natin yung simula ng ating gospel reading, yung karugtong nito ay yung ebanghelyo kahapon. Kung nagsimba po kayo, ang ebanghelyo kahapon ay tungkol sa panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Kung saan pinatawag ni Jesus sa atin ng Diyos na Ama natin. Ama nating natutuwa kapag binibigay ang pangangailangan natin. Ama nating nagbibigay ng pangangailangan natin. In fact, kahit hindi pa natin hilingin. At ang mga patunay niyan ay ang mga biyaya na tinatama sana natin dahil kailangan natin kahit hindi natin hinihiling. Kailangan nating araw-araw na mabuhay, di ba? E tuwing gabi ba, bago ka matulog, pinagdarasal mo na kinabukasan sana buhay ka pa? Hindi natin araw-araw, gabi-gabi pinagdarasal yan. Pero araw-araw buhay tayo sapagkat kailangan pa nating mabuhay at kailangan pa tayo ng ating mga mahal sa buhay. Ganun ang Diyos bilang Ama. Ni hindi mo pa iniisip, ni hindi mo pa sinasabi,
naiisip at ipinibigay na niya. Yes! Kailangan pa rin nating manalangin. Kailangan pa rin nating kumatok, humanap at humingi. Kailangan pa rin nating constantly ay manalangin. Pero hindi upang siya ay pilitin, kundi upang ang relasyon natin sa Diyos ay mas lalo pang lumalim. Experience will tell us na mas lumalalim ang relasyon natin sa isang tao kapag lagi nating nakakapiling, nakakausap, nakakanigito. Ganon din ang Diyos. No wonder sa itinuro niyang panalangin ang sabi sa atin, sabihin ninyo, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw para araw-araw tumawag tayo sa Kanya. Hindi yung ating papakyawin na, Lord, bigyan mo ako ng pagkain ko isang buwan ha? Yung pang isang linggo ha? Kailangan pa rin natin humiling upang mas magkapag-establish tayo sa tulong ng Diyos ng isang malalim na relasyon sa Panginoon natin. At kapag nagkagayon, ang ating will, ang ating kalooban sa panalangin ay maiko-conform na natin sa kalooban ng Panginoon natin. Kapag na-imbibe na natin yung isang malalim na relasyon sa Panginoon na maituturing talaga natin ang Diyos ay Ama natin. Kapag naituring talaga natin ang Diyos ay Ama natin, hindi na magiging mahalaga ano ba ang kalooban natin, kundi kung ano kalooban ng Diyos para sa atin. Sapagat alam natin bilang Ama, Siya ang pinaka nakakaalam ng kailangan at makatutulong sa atin. No wonder, sa bandang huli, ang sabi dito ay, because the Father in heaven gives the Holy Spirit to those who ask Him. Ano bang function ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ang siyang mas nagpapalalim ng ating relasyon kay Kristo. Di ba't ang sabi ng ating Panginoon bago siya lumisan sa mundong ito? Ang Espiritu Santo ang siyang mas magpapaalala, magpapaunawa ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sa gayon, mas lalo niyo akong makikilala, mas magiging close tayo. Ayun ang function ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo kaugnay nito ay nagbibigay ng mga regalo, gifts, like wisdom and understanding, upang hindi lang lumalim ang relasyon natin sa Panginoon natin, kundi upang mailapat na natin hindi ang kalooban natin, Lord, kundi ang kalooban mo para sa amin. In that way, hinting-hindi na mangyayari na sa kahit pangitain natin, kahit sa pag-iisip natin, ay magiging mas maganda na ang image natin kaysa sa image ng Panginoon natin. Hindi-hindi na mangyayari yun sapagkat maunawaan na natin na kung nagnanais tayo na matupad ang mga hinihiling natin, ay ganun din ang Panginoon natin. Na kung nagnanais tayo sa ating mga panalangin na maganda ang mangyari sa buhay natin, ay ganun din ang Panginoon natin. Na kung mabuti tayo, ay mas mabuti kaysa sa atin ang Panginoon, ang Ama natin. Kaya nga, hindi naman sinabing, beg and you shall receive. Ang sabi, humingi lang. Hindi mo kailangan magmakaawa sa Diyos. Humingi ka lang araw-araw. Lord, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi, Lord, sige na, sige na. Hindi mo kailangan gawin yan. Kasi hindi mo kailangan pilitin ang Diyos. Kasi ang Diyos ay sensitibo sa pangangailangan mo. Anak ka ng Diyos. Ikaw ba gusto mong nagmamakaawa pa ang anak mo sa'yo? Ikaw ba gusto mo pag humihingi yung anak mo sa'yo, nahihiya sa'yo? Hindi, pwede po. Hindi, gusto mo yung naniniwala siya. Hindi lang sa kaya mong ibigay yung hinihiling niya, kundi dahil sa naniniwala siyang mahal mo siya. Minsan ay nasabi ko na hindi naman na-move ang Diyos. Hindi naman natatouch ang Diyos. Kapag pinangangalandakan natin sa Kanya, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Mas natatouch ang Diyos kapag naniniwala ka na mahal Kanya. Sapagkat yung pagmamahal mo sa Kanya, pwedeng pagdudahan pa. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, hindi mo kinakailangang pagdudahan. Sigurado yan. And besides, kung kayong mga ama na hinihinga ng inyong mga anak dahil naniniwala silang may kapangyarihan kayong ibigay ito at may pagmamahal kayo na ibigay ito, mapapahindian nyo ba sila? Kung mapahindian nyo man sila, di ba't bumabawi kayo sa ibang bagay sa kanila? Oh, yun ang sinasabi sa Ebanghelyo. Kung kayong mga ama na makasalanan, may sumpong, selfish kung minsan, puro trabaho kung minsan, walang amor sa inyong mga anak kung minsan, bumabarkada ba kung minsan hindi family man, kung kayong mga ama ay mabuti sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang na sa langit?
Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating panalapagdiriwang upang sa bawat paglapit natin sa Panginoon sa ating panalangin, maniwala tayo na may maganda na agad na nangyayari at may maganda pang mangyayari sa atin. Sapagkat ang tinatawagan natin ay Ama nating nagmamahal sa atin. Yung mga tao na dapat bigyan talaga ng tsansa, ay yung sa isip mo, sa puso mo, alam mo na hindi sinasadya, nasaktan ka. Kumbaga, hindi mo man masabi ng tahasan sa isang kaibigan, sa isip mo at sa puso mo, naniniwala ka eh. Mabuting tao eh. Ito yung minsan nasasabi mo pa patungkol sa kanila, hindi man naman siya dating ganyan eh. Ba't ba nagkaganyan? So, ibig sabihin nun, nasilat lang, natukso lang, sumablay lang. Pero hindi talaga siya ganyan. Hindi niya sinasadya na ikaw ay satan. Yes, alam niya yung ayaw mo. Pero po pwedeng sa akto na ginagawa niya yung ayaw mo, hindi yun naging maliwanag sa isip niya kasi kung yun ay naging maliwanag na maliwanag sa isip niya, siguradong makukonsensya sa agad sa pagkakasala niya. Minsan, di ba, kung iisipin nga po natin, yung mga gumagawa ng masama, hindi naman nila una naiisip na mahuhuli sila eh. Hindi naman nila una naiisip na malalaman mo eh. Hindi. Kasi kung sigurado silang malalaman mo, hindi lang gagawin yun. Eh, nagkataon na alaman mo. Ayun, nasaktan ka. Hindi ko bibigyan ng katwiran ng isang pagkakamali, ha? Inuulit ko. Pero, pwedeng sa katwiran ngayon, makita mo, hindi niya talaga sinasadyang saktan ka. Kasi kung malalaman niya, at kung sigurado siyang malalaman mo, gagawin yun. Uulitin ko, hindi ko binibigyan ng katwiran ang isang mali. Gusto ko lang na mabigyan ng solusyon ng kasalanan. Lalo tigit ang kasalanan ng mga tao, wala naman talaga 100% sa isip at puso nila na tayo ay kanilang saktan. Kasi para sa mga taong ganito, na alam din naman ng Diyos, maging ng Diablo, na kapag binigyan mo ng pagkakataon na hindi sasayangin yung pagkakataon na bibigay mo, sasabihin sa'yo, ibubulong sa'yo ng Diablo, hindi kanya mahal. Talagang sinaktan ka niya. Talagang ikaw ay binaliwala niya. E papaano kung hindi niya talaga sinasadya na saktan ka? Papaano kung pagbinigyan mo siya ng tsansa, patutunayan niya na siya'y karapat-dapat sa bibigay mong tsansa at mas mamahalin ka niya at mas magiging tapat siya na sa'yo talaga? Papaano kung sasayangin mo yan kung ang demonyo na magpapatigas ng puso mo at isipan mo ay yung pakikinggan? Pagsana. Sapagkat may mga relasyon na nasasayang dahil sa ganyan. Also, may mga relasyon na mas lumalalim at mas nagiging matibay sa pagbibigay ng tsansa sa isang taong hindi naman sinasadya na ang mahal niya ay saktan talaga. Sabi nga natin, di ba, kung minsan ang nagkasala ng malaki, kapag pinatawad mo, kapag bumawi, kapag nagmahal uli, mas matindi, mas malaki. Pero warning, warning sa mga naging gawiin na, yung manloko, manakit, eh wag naman laging ganon. Kasi alam naman ng tao, alam naman din ng Panginoon, kung hindi natin sinasadya, o kung tayo nagkukunwari lang, pero sa totoo ay manloloko, at gusto talaga nating saktan ng Diyos at ang tao. Alam ng Diyos yun. Nababasa ng Panginoon ang isip at puso natin, hindi tayo po pwedeng magkunwari sa Kanya. Di nga ba ang sasabihin nga niya sa huli sa mga taong magmamakaawa sa Kanya na papasukin sa kalangitan sila? Hindi lahat, sabi niya, nang nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Nakita niyo, dalawang beses din yun. Hindi lahat ng nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Kundi yun lamang na nakikinig at nagsasagawa ng aking salita. So, kahit sabihin natin sa Panginoon, love you, love you, love you, paulit-ulit. Alam niya kung tayo'y karapat-dapat na bigyan ng chance pa. At alam niya kung niloloko lang natin siyang talaga. Ganon din ang tao. Sapagkat maaaring ang pag-ibig ay nakatatanga, pero nagigising rin niya
kapag laging niloloko at sinasaktan. Ang luha ay hindi basta-basta papatak, kung hindi naman para sa isang taong mahalaga. Sasabihin niya sa atin, I was with you in every painful situation of your life. Kasama mo ako sa pag-iyak mo, naiintindihan ko mga luha mo, pinapahalagahan ko ito, alam ko ang dahilan, at gumawa ako ng paraan. O tahan na, tama na pagluha, nasa langit ka na. Sapagkat dito wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng pagdurusa. Sapagkat ang mga dating bagay ay bago na. Walang pumatak na luha mo na aking sinayang. Kasi darating at darating, naluluha tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo. Napakaganda ng sinasabi sa Psalm 56 verse 8. Sabi doon, sabi ni David, habang siya'y naghihirap, habang siya'y maraming problema, you keep track of all my sorrows. Sinusubaybayan mo, alam mo ang paghihirap ko, and you keep my tears in your bottle. Nilalagay mo ang mga luha ko sa botelyang hawak mo. Kung i-interpret natin itong literal, sige nga, why do we keep things? Ano yung tinatago natin? Di ba usually yung mga bagay na sa atin ay mahalaga? Kaya yung luha mo, yung luha ko. He keeps these tears in His bottle. Minamahalaga ng ating Panginoon Jesucristo. These are like dog tags ng mga sundalong inaalis kapag ang sundalo ay namatay sa gera. Sapagkat mahalaga yung dog tags na yon, inasmuch ang sundalo ay namatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Ang luha ay hindi basta-basta papatak, kung hindi naman para sa isang taong mahalaga. Kaya, ang maganda ditong makita natin, ano? That God is very much aware of what we are going through. Hindi siya katulad ng iba nating mga kahit close na kaibigan na kinakailangan mo pang i-explain sa kanya kung bakit ka umiiyak. Kasi the moment na pumatak ang luha mo dahil nagmamahal ka at nasaktan ka para sa minamahal mo, yung mga luhang yan ay para bang magkukorteng mga letra na at bubuo ng mga salita, mababasa na niya ang dahilan ng iyong mga pagluha. After all, ganun din naman, sabi nga ng kasabihang, ang hindi natin mabanggit sa pamamagitan ng salita dahil ikaw ay bigat na, siguradong babanggitin mo sa pamamagitan ng mga luhang papatak mula sa mga mata mo. And God values that. Hindi siya katulad ng iba na hindi ka mag-explain kung bakit ka umiiyak, hindi ka pipilitin, o yung umiiyak ka man, sasabihin mo sa kanya, dahil lang kasi ganito, ah, ganun ba? Hanggang doon lang, parang nakichismis lang. Hindi ganun ang Diyos. Gagawa siya ng paraan para sa luha na yan. Ikaw ba, para sa taong tunay na minamahal mo, lalong-lalo na para sa anak mo, wala kang gagawin kung alam mong mahalaga ang niluluha nito? Ang Diyos pa kaya ang manahimik na lang sa ating mga pagluha? Not just that, gagawa siya ng paraan. Again, kung interpret natin literal yan, ano ang gagawin niya sa botelyang yan? Sa botelyang ng mga luha nating yan? Sa palagay ko, pagharap natin sa Kanya, pagpasok natin sa kalangitan, ito ang isa sa mga isasalubong niya sa atin. Yung botelya ng mga luha na yan. Na para bang sasabihin niya sa atin while holding that bottle near His heart, I was with you in every painful situation of your life. Kasama mo ako sa pag-iyak mo, naiintindihan ko mga luha mo, pinapahalagahan ko ito, alam ko ang dahilan, at gumawa ako ng paraan. I was hugging you, I was guiding you, I was leading you, I was healing you, I was with you. Ngayon, ito na ang botelya ng mga luha mo. Sabay niya sasabihin sa atin, yung sasabihin niya at gagawin niya sa Revelation 21 verse 4, ang sasabihin doon, and the Lord will wipe away all our tears. Sasabihin niya sa atin, o tahan na, tama na pagluha, nasa langit ka na. Sapagkat dito wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng pagdurusa. Sapagkat ang mga dating bagay ay bago na. At ang botelya ng luha mo ito, binibigay ko na lang sa iyo
pero hindi mo nabubuksan, hindi ko na rin bubuksan sapagkat wala ka ng iluluha sa kalangitan. Nasama na kita, pero ito'y magsisilbi lang na alaala. Yes, ng mga masasakit mong karanasan, pero ng mga masasakit mong karanasan na iyong napagtagumpayan kasi I was with you, ikaw ay aking tinulungan. Kaya, anak, walang pumatak na luha mo na aking sinayang. Eh sana, ito yung hilingin nating biyaya ng ating pagdiriwang. Kasi darating at darating, naluluha tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo. Para tulad ng mahal na ina, lumuluha man tayo, matatag tayo. Tingnan niyo ang ating mahal na ina. Namamatay sa harapan niya yung anak niya. Mag-hysterical siya. Hinimatay siya. Hindi! Matatag siya. Bakit? Sapagkat alam ng mahal na ina na dahil pakikihati lamang niya sa anak niya yung paghihirap niya, na dahil mahal na mahal niya ang anak niya, sa mata ng Diyos, hindi masasayang ang dalamhati at ang luha niya. Kapatid, kung ang kaparasong kahoy nagkaroon ng halaga sa mata ng Diyos dahil sa pagmamahal ni Jesus, ang kahit isang patak ng luhang yan, mahalaga yan sa mata ng Diyos. Kung yan ay pumatak dahil sa pakikihati mo sa kanyang paghihirap, dahil naghihirap ka para sa pamilya mo, naghihirap ka para sa minamahal mo, naghihirap ka para sa gipin at iligtas sa ngalan na Kristo ang isang tao o ang buong pamilya mo. Hindi walang kwenta, may halaga ang bawat luha na yan. Hindi masasayang, may magandang kapupuntahan. Para bang magmimisto lang mga tubig lang talagang pandiling ng halaman papunta sa buhay na walang hanggan. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Nangakong magbabayad sa iyo ng utang, pero hindi na nagparamdam. Nangakong ikaw lang ang kanyang mamahalin, ang kanyang bebe, habang buhay. Pero ayun, sumakabilang bahay, nangakong ang iyong anak ay mag-aaral ng mabuti. Ayun, nagwalwal ng mabuti. Nangakong tutulungan ka, pero nga ka na, nasaan na? Puro mga salita, walang gawa. E ano ba ang halaga ng salita kapag walang gawa? E di wala. Nangako ka sa Diyos na magbabago ka na, tatalikdan mo na yung kasalanang hindi mo matalikuran. Pero nagawa ba? Mas mainam yung well done kesa sa well said lang. Narinig natin sa ating mabuting balita ang talinghaga ng dalawang anak na kapwa inutusan ng kanilang ama na magtrabaho sa ubasan. Pero magkaiba sila ng naging katugunan. Yung panganay na anak nung una, he said no. Pero nagbago. Yung pangalawang anak nung una, he said yes. Pero hindi naman pinanindigan ito. Kaya madaling sabi, ang talagang sumunod sa ama, yung una at hindi yung pangalawa. Ngayon, sino man sa atin ay pupwedeng isimbolo ng dalawang anak na ito? Halimbawa, unahin natin yung nakababatang anak. Tayo man kasi ay umoo. Nag-yes tayo sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Tanong, napapanindigan ba ito? Nangako ka sa Diyos na magbabago ka na, tatalikdan mo na yung kasalanang hindi mo matalikuran. Pero nagawa ba? Nangako maglilingkod sa bayan nang nakaupo na, nagnanakaw na lang. Nangako magbabayad sa iyo ng utang, pero hindi na nagparamdam. Nangakong ikaw lang ang kanyang mamahalin, ang kanyang bebe, habang buhay. Pero ayun, sumakabilang bahay, nangakong ang iyong anak ay mag-aaral ng mabuti. Ayun, nagwalwal ng mabuti. Nangakong tutulungan ka, pero nga ka na, nasaan na? Puro mga salita, walang gawa. E ano ba ang halaga ng salita kapag walang gawa? E di wala. Kaya nga ito ang isa sa nakikita kong dahilan kung bakit pasensya na sa mga nagpapakasal,
dinidiscourage na, kundi man binabawal, yung mga personal vows. Alam niyo yung personal vows, di ba? Yung ginagawa ng mga couples. Tapos sinasabi nila yung mga sweet messages nila sa isa't isa na naririnig ng madlang people. Yung, nakaka-touch, di ba? Minsan, bawal na! Bakit? Bukod sa yan ay nakasisira ng flow, nakasisira ng liturhiya, nakasisira ng totoong essence at meaning ng kasal. Bukod dyan, yung church vows, okay na! Yung traditional vows, okay na! Tingnan nyo, ha? Sa harap ng Diyos at ng kanyang bayan, at may kalapati pa, tinitipan kita upang maging aking asawa. Sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay, ngayon at kailanman. O, diba? Pati kalapati kinileg! Okay na yan, eh! In fact, yung I do nyo lang, okay na, sapat na, lalo pat tututuhanin yung talaga. Yung mga magagandang salita, alam nyo, nakababago lang yan ng pakiramdam natin sa buhay. Pero yung mga magagandang gawa na patunay ng magagandang binitawang salita, ang binabago niyan ay mismong buhay ng tao. Because our tongue doesn't get things done. Mas mainam yung well done kesa sa well said lang. Ay, ang tip ko, maisingit ko lang sa sermon ko. Kung gusto niyong yung traditional vows na yan ay maging heartfelt, maging parang personal vows ang datingan, suggestion ko lang, ha? Kabisaduhin niyo. Weeks before your marriage, hingin ninyo, bibigay naman sa inyo. Maikli lang naman kakabisaduhin mo. Kung hindi mo makabisa, may makalimutan ka, ipoprovide naman ng pari sa'yo. Sa araw ng kasal ninyo, ididikta naman niya yan kung makalimutan mo. Pero maganda, suggestion lang kung kakabisaduhin mo. Weeks before your marriage. At habang kinakabisa mo, pinagdadasalan mo, ini-internalize mo, sa hirap at kinhama, sa dusa at ligaya, ay sinasabi ko sa'yo, sa araw ng kasal ninyo, magiging maganda ang delivery mo. Bakit? Una, hindi ka natitingin sa pare o sa libro. Ang awkward nun. Tinitipan kita pang maging aking asawa. Titingin ka na sa mga mata ng mahal mo. Sa gayon, ma-feel mo yung mga salitang bibitawan mo. Hindi naman gagaling sa bibig mo, kundi sa puso mo. Try mo. Ganda niya. Kaya lang mas maganda talaga kung hindi hanggang salita, kung gagawin mong talaga. That is why, kung minsan, pag nagkakasal ako at puro picture lang, sinasuggest ko, video nyo, para may audio. Para pag nagloko, pakita mo, parinig mo, at lagyan mo ng caption, pasumpa-sumpa ka pa. Kaya wag paasa. Kala mo lang ganun yon, pero sa iba, buhay at kamatayan yon. Nasanay na ang mga magulang mong nandiyan ka, ay anak eh. Hindi ka conscious sa pagmamahal na binibigay nila sa'yo nung batang-bata na sa sinapupunan ka pala. Kaya mas malalim ang pagmamahal ng mga magulang mo sa'yo kaysa sa pagmamahal mo sa kanila. Kasi yung bawat minuto, bawat oras na nandiyan ka, simula pa lang na nasa sinapupunan ka, tinreasure na nila. Kaya pagmasdan mo ang kanilang magiging reaction kung pag mag-abroad ka, pari ka, magmamadre ka, hihiwalay ka ng bahay ninyo, lalo na pag mag-asawa ka. Pagmasdan mo ang mga mata ng magulang mo, kundi tumulo ang luha niya. Lalo pat iisipin nila, dapat masanay na ako na wala ang anak ko, may sariling buhay ng anak ko. Ganong kadali, yun? Ganong kadali sa'yo. Pero hindi sa magulang mo, lalo tigit sa nanay mo. Kaya, sige, may sariling buhay ka na, pero wag mong ipapanamdam sa mga magulang mo na hindi mo na sila talaga minamahalaga. Nasaan na yung kapatid mo na tinutulungan mo eh? Okay naman na asikasuhin mo na yung sarili mo. May sariling buhay ka din. Pero tingnan-tingnan mo pa rin siya. Lalong-lalo na kung alam mo na hindi niya pa kayang mag-isa talaga. You see, yung sa una pa lang masamang tao na, yung sa una pa lang alam mong hindi sa'yo, kung ano man yung sakit na ibigay niyan, masakit. Pero mas masakit, yung sa una pa lang alam mong sa'yo eh. Alam mong mahal kin, pinaniwala ka tapos biglang magbabago? Bigla kang sasaktan? Bigla kang lolokohin?
biglang ganun na lang? Mas masakit yun. Kasi dun sa taong una pa lang ay kaaway mo na at hindi na para sa'yo, handa ka sa pain, sa hurt na ibibigay niya. Pero hindi sa taong sa una pa lang alam mo, mahal ka nito eh, pero biglang nagbago. Sinaktan ka pa nito. Eh alam po ninyo, ilagay ninyo yung damdamin ninyo doon sa tatay sa Ebanghelyo para sa kanyang dalawang anak. Sinisigurado ko sa inyo, nasaktan siya nang alukin niya yung panganay at humindi sa kanya. Pero nagbago naman, di ba? Kaya mas nasaktan siya dun sa pangalawa niyang anak na nag-oo sa kanya pero hindi pinanindigan yung pangako sa kanya kasi umasa na siya. Kaya nga, kung natuwa yung ama dahil nagbago ng isip yung panganay na anak niya, sinisigurado ko sa iyo, iba ang saya niya kung yung oo ng pangalawa niyang anak ay pinanindigan ng pangalawa niyang anak talaga. Masarap sa pakiramdam yung taong nagbago mula sa pagkakasala, pero mas masarap sa pakiramdam yung taong alam mo mabuting tao at hindi nagpapakasama, nananatiling mabuting tao. Lesson, kung magbabago tayo, kung may kasalanan tayo, magbago. Pero kung matino ka ng asawa, matino ka ng magulang, matino ka, huwag ka nang magbago. Huwag ka nang magbago. Ikaw ang blessing sa pamilya ninyo. Tulungan natin yung mga taong dapat magbago. Ito pa yung isang lesson. Yung taong matino na, tulungan mong manatiling matino. Kasi mahirap magpakabait na asawa. Mas mahirap yung manatili kang mabait na asawa. Mahirap magpakabuting anak, pero mas mahirap yung manatili kang mabuting anak at kapatid. Napapagod din yung mga yan. Nahihirapan din yung mga, natutokso rin yung mga yan. May sariling buhay din yung mga yan. Kaya encourage them, be proud of them. Kapag may narinig ka, kumpare ninyong nagloko, yung asawa mo, alam mong faithful sa'yo, ano ba naman yung, salamat ha? Salamat, hindi ka ganun. Yung meron kang kumare, yung anak, pasakit ulo. Alam yan ang anak mo. Nagkatinginan kayo. Ano ba naman yung, thank you anak. Salamat sa pagpapakatino mo. Encourage them. At sana, lalong-lalo na sa pamilya natin. Kasi may mga kakilala ko, nagluko yung tatay. Aba, yung amor ng mga anak, mas nandun sa tatay, hindi sa nanay. Matuwa kang nagbago yung tatay mo, pero iparamdam mo sa nanay mo. Ganun na lang, mas proud ka sa kanya, kasi matino siya. Yung isa mong anak, nagluko. Napatawad mo, nagbago. Okay yun. Pero, iparamdam mo dun sa anak mo, hindi nagluloko, na mas proud ka dito. Kasi walang sinasayang na pagkakataon at hindi ka sinasaktan. Come on, mga kapatid. Pahalagahan natin yung mga taong tumutulong sa atin sa huli. Mga taong nagbabago sa huli. Pero huwag mong kakalimutan, yung sa una pa lang tinutulungan ka na, yung sa una pa lang mabuti na hanggang sa huli. Bibihira yung mga taong ganyan. Ang pangkaraniwan, nagkasala, nagbago. Pero yung mula una hanggang huli, hindi nagbabago, nagpapakatino para sa'yo. Iba yan. Blessing ng pamilya. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.